lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Ang dalangin at pagsamo ng bayan mo, Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunitahan natin ang kapistahan ni Santa Isabel ng Hungaria na manata sa Diyos. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan sa pagmamalasakit na pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang pitong anak hanggang sa mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang oras. Ngunit, hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y isang babae. Kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng santinakpan, ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kagandahang loob
ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan. Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin. Pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit, hindi siya inintindi ng anak. Kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kakahimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mabagkas sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Tatlong taon kitang pinasuso. Pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at ang lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko ay ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng paghihirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makakatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako tay taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa'yo humihibik. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mapubuting tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawin hari at magbalik pagkatapos na iyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigi-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw namin maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salaping ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, Masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa iyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo mahaba-haba po ang ating mga pagbasa, no, sa Aklat ng Makabeo sa
Unang pagbasa at ang kwento natin sa Ebanghelyo mula kay San Lucas. Mahaba-haba, pero nawa po, hindi natin nakalimutan yung halaga nito o yung aral na nais na ibigay sa atin ng Diyos. Dahil nalalapit na po yung pagtatapos natin sa kalendaryo ng liturhiya natin, sa Linggo po ay ipagdiriwang natin ang Kristong Hari bilang pagkilala na talagang ang Diyos ang hari ng sanlibutan. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging hari ang Poong Jesus Nazareno. Sa ayaw at sa gusto mo, siya ang hari. Hindi kabawasan sa kanyang pagkahari, sa kanyang pagka-Diyos, kung hindi mo siya kikilalanin. Malaking kawalan sa tao ang hindi siya kilalanin. Malinaw po ba? Okay. Ngayon, sa Ebanghelyo natin, mayroong isang hari o gagawing hari, aalis siya, umalis siya. Pero itong gagawing haring ito, may ibinilin, may pinagbilinan ng mga alipin at muling magbabalik. So may umalis at magbabalik. Ang importante, ano ang ginagawa natin habang hinihintay ang kanyang pagbabalik? Gaya po ng mga bawat yugto ng buhay natin, ng pagtatapos, lagi pong dumarating yung panahon na kailangan nating suriin yung self-evaluation na tinatawag bago dumating ang wakas, bago dumating ang hari, bago dumating ang Panginoon. Maganda na ngayon pa lang mag-self-check na tayo, self-evaluation tayo. Mayroon bang nangyayari na paglago sa buhay natin? Kasi pagdating ng araw, hindi na tayo pwedeng humingi ng humingi sa Diyos. Dahil ang Diyos ang hihingi ng bunga base sa mga hiningi natin at ibinigay namang biyaya sa atin. Wala sino man sa atin dito, anuman ang katayuan sa buhay, ikaw man ay itinuturing na pinakamahirap o pinakamayaman ang hindi binigyan ng Diyos ng biyaya. At ibinigay ang biyayang ito para tayo ay lumago. Kahit ano pang estado mo sa buhay, sa harapan ng Diyos, tayo ay mga alipin lamang. Kahit ano pang degree, nakapag-aral ka man o nakakuha ka ng pinakamataas na pinag-aralan sa harapan ng Diyos, yung totoo, alipin tayo. At inaasahan ng Diyos sa kung anong binigay sa atin na mas, kumbaga, di ba yung to whom much is given, much is expected. So hindi mali yung pananaw ng isang alipin na masama siyang tao, masama siyang Panginoon. Napakabuti niya. Hindi siya nagde-demand ng sobra-sobra sa kakayahan natin. Ang mahirap lang kasi pag tayo mismo ang nag-iisip sa ating sarili na wala tayong kakayahan. Kasi kapag sinabi mong wala kang kakayahan, wala kang talento, ang Diyos walang ibinigay sa iyo. Yan. Mahirap po yung pagpupunta tayo dito. Lagi tayong humihingi. Hingi na lang ng hingi. Hindi na nga Panginoon ang tawag natin sa Kanya, kundi Penginoon, Penginoon. Bigay din naman ng bigay ang Diyos. Pero inaasahan na ito ay lalago. Kaya maganda po, pagdating ba ng wakas, ano ang maririnig natin? Mabuting alipin o masamang alipin?
paano natin ginagawa o isinasabuhay ang mga biyaya ng Diyos sa atin. Maganda po, iugnay natin ito sa kwento ng unang pagbasa sa aklat ng Makabeo. May isang ina, isang babae, biniyayaan ng 7 anak. 7. At ang sabi po, isa-isa dito, pinatay sa harapan niya. Mahirap yun. Pinatay sa harapan niya. Dahil lamang naninindigan itong kanyang mga anak sa kanilang pananalig at pananampalataya na hindi nila susuwayin ang utos ng Diyos. Hindi nila susuwayin yung aral na itinuro sa kanila sa kanilang relihiyon. Na kahit patayin sila ng hari noon, hindi sila natinag. Ganon din lalo yung ina. Mahirap yung sitwasyon, no? Para sa isang ina na pahirapan ang anak, patayin ang anak lalo tigit sa harapan mo, pero nanatili siyang matatag. At yun yung isang bagay din na kailangan natin makita. Ito yung bunga na ibinigay sa kanya yung kanyang anak, yung 7 anak, at itong 7 anak na ito, ang naging bunga ng kanyang pananalig, naging matatag din. Oh, kung yung ugnay lang natin ngayon, minsan ang puro reklamo natin, ang hirap ng buhay, Panginoon, ang hirap, hirap na kami. Nakakaligtaan tuloy natin tingnan yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, lalo tigit ang inyo pong mga anak. Hindi ba't biyaya yan ng Diyos? Ngayon, kamusta po ba sila? May pagkilala ba sila sa Diyos? Kumikilala ba sila sa Diyos? Baka kasi, Lord, pagalingin mo po ako, pagalingin mo po ako. Pero pagdating ng araw, hindi naman tayo makakapasok sa langit. Kasi laging nakatuon ang isipan natin sa pera, kayamanan, kapangyarihan. Pero yung ugali ng mga anak, ugali ng mga kabataan, wala. Ang bilis ngang matukso. Mabigyan nga lang ng pera. Sige, sa'yo na ako papanig. Ikaw na ang aming magiging, no, ikaw na ang aming pipiliin. Kahit na yung taong ito, lumalabag sa mga utos ng Diyos, pumapatay, nagnanakaw, nangangalunya, sige, ikaw ang aming pipiliin. So, anong gagawin natin? Hindi tayo nandito para umupo lang, magdasal, umiyak. Nandito rin tayo para suriin din natin ang ating mga sarili sa harapan ng Poong Jesus Nazareno. Meron ba tayong bunga na maibibigay o maipipresent? Biruin mo yun, yung binigay na ginto. Hindi naman kinuha ng Panginoon. Ibinigay pa sa kanila. Binawi ba? Hindi. Yung isang tao lang na tinuring na masamang alipin, walang ginawa sa kanyang ipinagkatiwala sa kanya, yun yung nawalan. Kaya tingnan din natin, no? Minsan nagre-reklamo tayo kung sino pa yung mayaman, lalong yung mayaman. Eh baka kasi sila talaga yung masigasig, yung mahihiram. Hanggang ngayon, mahirap pa rin kasi baka rin sa ugali din natin, may problema. Tayo ang hindi marunong magsikap. Tayo ang kulang sa pagsusumikap. Napakabuti po ng Panginoon, lalo tigit kung ituturing mo siyang Panginoon at Hari mo. Hindi tayo pababayaan ng ating Hari. Sa Kanya lang tayo magtitiwala, sa Kanya lang tayo kakapit. Napakabait ng Diyos. Pero nawa po, bago pa man tayo humarap sa ating hari,
meron sana tayong bunga, meron sanang itinubo o tubo na maibibigay sa Kanya. Simulan niyo po na suriin, naturuan mo ba ng mabuti ang iyong mga anak na kumilala sa Diyos? Hindi mo pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Nagkaroon ka ng anak na presidente, nagkaroon ka ng anak na doktor, police, lawyer, nagkaroon ka ng anak na successful sa kanyang business. Kung hindi rin naman siya kumikilala sa Diyos, baliwala yan. Ang ipagmalaki mo, hindi mo man siya napag-aral, pero naging mabuting tao at may takot sa Diyos, yan ang dapat mong ipagmalaki at taas noong mong sasabihin sa Panginoon, narito po ang itinubo o ang tubo sa ibinigay mo sa aking biyaya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Ang ating itutugon, Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway, hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa nang may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse, at yung mga nasa profesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa'yo, buong puso ko. Naalay sa'yo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan
at ipagkaloob mo ang kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paghalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, huwag po kayong aalis sa inyong pwesto, sa inyong kinaupuan o kinatatayuan. Iwasan po ang gumalaw at magpalitan po ng pwesto. Katawan ni Kristo. Amen. Lantas ng pagmamahal, maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mo sarili ko'y ialay para sa'yo. Turuan mong maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko, sapagkat naging sa kapwa lang makikita pag-ibig mo. At sa paglilingkod may saya sa puso ko. Panginoon, ituro mo lantas ng pagmamahal, maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mo sarili ko'y ialay para sa'yo. Turuan mong
maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko, sapagkat tanging sa kapwa lang makikita ang pag-ibig mo. At sa paglilingkod may saya sa puso ko, sapagkat tanging sa kapwa lang makikita ang pag-ibig mo. At sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay dumalangin makasunod kay Santa Isabel na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon naming Diyos, sama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramdam ka namin.
Jesús Nazareno, inarangal kang namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin.